Potential starting five ng Golden State Warriors alamin. Bago yan, eto muna. Ano kaya ang pipiliin nitong si Gershon Yabusele? Babayaran niya ba ng 1.6 million ang Real Madrid o maglalaro siya sa 76ers? Yan sa ngayon ang matinding desisyong pag-iisipan ni Yabusele sapagkat siya'y pinapabayad ng 1.6 million ng Real Madrid para makalaro sa 76ers. Nagkasundo kasi sila sa isang buyout at ibabalik ni Yabusele yung kanilang napagkasunduan na pera. Kung ipagpapatuloy niya na maglaro para sa 76ers, luging-lugi pa siya. Babayaran niya ng 1.6 million pero yung kanyang sasahodin sa Sixers ay $500,000 lamang. So babayaran niya, may utang pa siya na 1.1 million. Grabe. Sa paggawa ko ng video nito ay wala pang desisyong ginagawa si Yabusele patungkol dito mga idol. Kinakailangan niyang pag-isipan ito ng 10 beses o 1,000 beses kung ano ang kanyang gagawin dito mga idol. Samantala sa isang panayam naman, sinabi mismo ni Dalton Kanick ang pick ng Los Angeles Lakers na kanyang nakikita yung kanyang laruan kay Devin Booker. Hindi raw yung star level sa NBA kundi kung paanong maglaro sa Devin Booker sa kolehiyo. I think I played like him. I don't know, just not as good as him. Sa kanyang palagay, parang maghahawig sila ng laruan ni Devin Booker pero hindi niya alam kung siya'y magaling din ba katulad niya ngayon sa NBA. Mayroong potensyal itong si Dalton Kanick, pinakita niya yan sa kanilang Summer League. Given na walang kinuhang mga malalaking free agent ang Lakers at wala silang ginawang trade, inaasahan na magkakaroon dito ng malaking papel sa Dalton Kanick sa kanilang mga laban. So far, hindi pa tapos ito para sa Lakers, pwede pa naman silang gumawa ng trade in the near future. Atin nga akong naibanggit sa ating mga nakarang video na sila'y magdedepende muna sa kakayahan ni na Jared Vanderbilt and Gabe Vincent sa kanilang kalusugan kung saan sa nakalipas sa season sila'y ginambala ng mga injury. Ito naman yung magiging potential starting lineup ng Golden State Warriors para sa paparating na NBA season. Stephen Curry, Podziemski, Andrew Wiggins, Kuminga, and Draymond Green. Definitely, mayroon din silang ginawang malaking pagbabago sa kanilang roster. Ang hindi lang nila binago ay small ball lineup pa rin yung kanilang gagamitin. Which is sa mga nagdaang season, ganun din yung kanilang ginagamit. Small ball lineup, well definitely okay naman yan sa ibang mga kalaban nila. Pero sa mga kupunan katulad ng Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, yung mga team na mayroong mga malalakas na big man, siguradong mahirapan sila dyan dahil wala silang ibabangga. At yung kapalitan dito ni Draymond Green ay si Kevon Looney, Jackson Davis. Itong si Jackson Davis ang gusto kong makita mga idol sa starting lineup. So ngayon, potential pa naman to at titimplahin pa ni Coach Steve Kerr yung takbo ng kanyang lineup at yung kanyang rotation kapag magsisimula na ang NBA season at titingnan niya kung sino-sino dyan ang babagay. Para sa mga false break balita at puto-purpotong komentaryo, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching.